Sabi yung ito mga boss, pag-usapan naman natin yung ibang importanteng command sa AutoCAD kagaya ng boundary, join, at saka group. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang pala kayo no, sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala no, yung subscribe. Isama nyo na rin po yung like at saka yung notification bell no, para every time na may bago po tayong video, ma-notify po kayo. Ang una nating pag-uusapan mga boss no, itong command na group. Dito sa group mga boss no, halimbawa itong mga sopa na ito no, bukod sa block command, kung gusto nyo lang gawing isang entity itong tatlong ito, pwede nyong gamitin yung command na group. Ito yon. And then select natin itong mga ito and then enter. Kung titingnan natin, pag kinlik natin ito, buo na siya. Ayun, no? One entity na yung mga sopa na ito, no? Ngayon, kung gusto nating paghiwa-hiwalayin, no? Pagdating ng araw, meron naman tayong command na ungroup, no? Ito yon. Hiwa-hiwalay na siya. Ayun yon, no? So, importante itong command mga boss na ito kasi minsan, gusto nating maging one entity yung isang object para hindi mawala o minsan na accidentally na erase yung iba, no? Ngayon, ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, ito namang command na join, no? So, halimbawa, meron tayong line dito. Gusto nating maging dugtong-dugtong itong line na ito. Gusto nating maging one entity. Meron tayong command na J. Itong shortcut command kasi ng join, J ito, no? Tapos select lang natin ito. Enter, and then click lang natin, buo na siya, no? Ayan yung join command, no? Ngayon, kung gusto naman nating magkahiwa-hiwalayan, pwede nyong i-explode. Ayun, hiwa-hiwalay na uli siya. Ayan yung join command, no? So, J, enter. O kung gustong maging one entity, join command, no? Ngayon, ang susunod na pag-uusapan naman natin, ito namang tinatawag na boundary, no? Itong boundary mga boss, importanteng command din ito, lalo na kung mag-e-estimate kayo ng isang area, no? Halimbawa, meron tayong isang complicated na object dito, no? O complicated na area. Kung e-estimate natin itong area ng ito, mahihirapan tayo, no? Para ma-estimate natin ito, kailangan gumawa tayo ng boundary, no? Para mabilis, no? So, BO, ito yung boundary, then pick points button, click yung loob, and then enter, ito. So, kung titingnan natin mga boss, ayun, no? Meron na siyang boundary. So, buo na siya. Ayun, no? Ngayon, kung gusto natin i-estimate yung area niyan, simple na lang, no? Ililist na lang natin, no? Select ito. Kung titingnan natin no, yung area, lalabas na rito ito, 20.88 square meter. Ayan, no? Kung meter yung unit natin. No? Ang perimeter niya, ang haba niya, 19.63 meters naman. So, ibig sabihin, ito, ang haba nito is 19.63 meters. No? Which is, ang area naman nito ay 28 point something square meter, no? So, ililist na lang na pagka gusto nating kunin yung area. Ito yan, no? 20.88 square meter, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Yung naging topic natin dito sa tatlong command na ito. Itong boundary, tapos itong group, at saka itong join. Kung nakatulong itong video natin mga boss, no? Huwag nyo sanang kalimutang pindutin yung subscribe, no? Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.